Hello guys, welcome pala sa aking channel. So isang maganda at pinagpalang araw po sa atin lahat guys. Shout out po pala guys sa lahat na po nang nakapag-subscribe ng aking channel. At maraming salamat po sa inyo lahat guys. Sa mga hindi po nakapag-subscribe ng aking channel, sana po pakisubscribe niyo yung aking channel, Kiko Mekaniko, at pakipindot niyo na rin po yung notification bell na all para lagi po kayong updated sa mga ina-upload ko na videos tungkol sa paggagawa ng iba't ibang trouble ng iba't ibang klase ng sakyan. So dito na po guys yung yung latest update dito sa ginagawa ko na GMC Yukon 2008 model. So ito po guys yung merong issue na merong spire at merong usok na kulay puti guys. So GMC Yukon na GMC Yukon 2008 model. Yan. Medyo sariwa pa yung paha. Pero yung makina may problema na. Yan. Yukon 2008 model. So, bait engine po ito guys. Bait engine. So, kung makita nyo na po guys, ano ko na video na ito, kung paano ko na-trace yung para ko natin trace yung pika problema. So, yun nga po guys, mababa yung compression ng cylinder number 6. So, mababa yung compression ng cylinder number 6. So, sige, ginamit ko po ng compression tester. So, below 100 PSI po yung kanyang compression sa cylinder number 6. So, kung hindi ko po guys nabanggit sa nauna ko ng video kung saan yung cylinder number 6, uulitin ko po guys or babanggitin ko po. So, ang bank 1 po nito guys, andun sa kabila, ang bank 1. So, kung saan yung bank 1, andun yung cylinder number 1. So, andito po yung bank 2, right side. Bank 1, left side. So, ang bilang po nito guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, andito po yung number 6 cylinder. Yan, andito po yung number 6 cylinder. So, nakikita ko na po guys yung pinaka problema kung bakit mahina yung compression. So, yan. Papakita ko po sa inyo guys. Yung kanyang valve lifter ay nag-stock up. Stock up na. Hindi pa stock up na stock, pero medyo stock up na. Yan. Kung mapansin nyo guys, mababa na ng bagya. Yung mababa na ng bagya. Itong isa. So ito maayos pa. So ito medyo mababa na. So pag tuloy po na naman ito guys, sa nanonood ng video, pag mababa na ang valve lifter. So pag mababa na ang valve lifter, yung tulak po ng push rod, yung tulak ng push rod out of standard specs yung travel ng push rod. So siyempre, mababa dahil mababa na itong valve lifter. Valve lifter or cam follower. So pag mababa na yung valve lifter or nag-stock up na, yung travel ng push rod ay maiksi din. So pag maiksi yung travel ng push rod, yung pagbukas ng balbula ay siyempre konti lang din yung bukas kasi maiksi yung travel ng push rod. So pag konti lang yung bukas ng balbula, siyempre kukunti lang po yung mahihigop na hangin. So pag during power na sa loob ng engine, ang masunog na air fuel mixture, konti lang yung volume. So, naiging dahilan ng misfire o dahil mababa yung kompresyon. Pag mababa ang kompresyon, kukunti ang susunogin, naiging dahilan ng misfire yan guys. So, yun po yung nakita ko na problema nito. Actually guys, gusto kong share sa inyo, di po sa akin sinabi ni may-ari nito na ito ay binaklas na. Isang buwan na daw po nakalipas. So, nakita ko po ay
inasinta yung ano or valve grinding yung ginawa lang, valve grinding. So valve grinding. Pero hindi nagpalit ng bagong valve lifters or cam follower, hindi nagpalit ng bago. So pagka ganito pong klaseng makina guys, Tahoe o yung mga Chrysler, GMC, yung mga gumagamit nitong hydraulic valve lifters na kailangan pang tanggalin yung cylinder head bago ma-access tong valve lifters. Once na mag-backlash po tayo ng cylinder head, much better na i-inspectionin po natin maayos yan guys. Inspection po natin maayos kung lahat po ay nasa condition pa. So tulad nito, ito okay pa. Ito mababa na. So meaning hindi ito okay. So pag hindi na po okay guys, recommendado po natin sa may-ari na kailangan mag-fight ng bago para hindi po uulit sa itong back job. So dahil na po ito sa ibang pagawaan, inamin po sa akin may-ari. So ginawa nga daw po yung trouble na yan na misfire, eh hindi na wala. So nag-valve grind lang sila, hindi nag-fight ng valve lifter. So hindi nadali ang trouble. At may isa pang trouble ito. Stack up na po guys yung piston ring. Stack up na po yung piston ring sa number 6. Kasi nung pinandar ko po ito guys, medyo mausok na nalabas na may usok ng kulay puti. So pangalawa po yung problema guys. So ang tamang recommend ako po nito, kailangan magpalit ng piston ring at valve lifters. Kailangan magpalit ng piston ring, dukot na po yan, at valve lifters. So, paano po yan guys na stack up yung piston ring? Papaliwanan ko po sa inyo. So, yun nga po guys, una po nagkaroon ng problema dito ay yung valve lifters. Once na mag-stack up yan, ulitin ko po, once na mag-stack up yung valve lifters, ihina yung kompresyon. So, pag humihina yung kompresyon, hindi maya na yung performance sa chamber ng tulad nito, number 6 number 6 chamber, hindi magaganda yung performance during power stroke dahil nababa na yung kompresyon. Dahil stack up yung valve lifter. So, once na mababa yung kompresyon dyan, hindi maganda yung performance, yung sunog, hilaw, or hindi maganda magiging sunog dahil merong misfire. So, pagka hindi maganda ang sunog, unti-unti guys na magkaroon ng mag-build up ng ano dyan, carbon. So, once na hindi maganda ang sunog, mag-build up ng carbon dyan. Yung carbon na yun, unti-unting mayiging dahilan para hindi na mahagalaw yung piston ring at pag-stack up na. So, once na makapal lang carbon dyan, tulad yan, kung mapansin po guys, may mga carbon na. So, yung carbon na yun, yun na yung babara sa clearances na inuupuan ng piston ring. At once na nagbara yung carbon na yun, hindi na galaw yung piston ring, mag-stack up na, lalong ihina yung kompresyon. At yung oil sa ilalim, galing sa crankcase, aakyat. So, yun yung nagiging dahilan bakit nagkakaroon ng usok na kulay puti. So, yun guys. Sana po na intindihan nyo yung aking paliwanag kung bakit umusok na rin ang kulay puti yan. So, nagsimula po yan dito guys. Dito po nagsimula yan sa nag-malfunction yung valve lifter. Yun po yung dahilan kung bakit nag-stack up yung piston ring. So, ang pinakatamang trabaho po nito ay palitan ng piston ring or three-fourth overhauling. Dudukutin na po yan guys. I-recommend ako po sa may-ari yan na kung gusto niya maayos yung kanyang makina, ay kailangan palitan ng piston ring, palit ng valve lifters, at yung valvula, i-inspectionin ko pa yan. Kung okay pa o hindi na. Kung hindi na, kailangan rekomendado for replacement. So, yun. At least guys, napagpaliwanag din po ako sa inyo kung bakit ang isang makina ay nausok na. So, yun nga po, ang mga dahilan ng usok na puti, posibleng valve seal o piston ring or check valve, PCB guys, positive crankcase ventilation, so yung plaka nakakabit sa valve cover. So, pero tulad po nito, iba naman tong sitwasyon guys, mababa na yung compression kasi ginamitan ko ng compression tester, talagang below 100 PSI lang po yung kanyang compression. So, ang tabang specs ay kailangan above 150 PSI yung compression ng bawat cylinder. Mapag-gasoline,
sa gasoline, guys, sa gasoline. Sa diesel medyo mataas. So yon, Yukon GMC Yukon 2008 model. Merong misfire dahil mababa yun yung kompresyon sa number 6 cylinder. At ito, kung mapansin nyo guys, may langis-langis pa yan. May langis-langis pa. So, yung spark plug, may langis pa. Dahil yung langis sa crankcase ay umaahon na sa ibabaw. Umaahon na sa ibabaw. Kaya umusok na ng kulay puti. So, papatang ko na ito ng ano, ng valve seal SOP na yon, valve seal pati yung piston ring. So yun po yung tamang trabaho para maibalik sa tamang magandang performance itong makina ito, guys. So yun po talaga yung dapat i-apply dito, guys, yung palit piston ring at palit valve seal na at palit ng valve lifter na bago. So yan, kung mapansin nyo, mababa itong isa, mataas itong isa. So, stack up na po ito. Stack up na. So, yun guys. At least, naipakita ko po sa inyo kung ano yung pinaka-problema nitong GMC Yukon na ito, 2008 model. Kung bakit mababa yung kompresyon. At naipakita ko po sa inyo yung pinaka dahilan kung bakit mababa yung kompresyon at naipaliwanag ko na rin po sa inyo kung bakit nag-stack up yung piston ring na yan. So kausapin ko po yung may-ari nito, guys, na yun yung dapat i-apply sa kanyang makina. So 3-port overhauling or dukot para maibalik sa magandang performance yung kanyang engine or yung kanyang sakyan. Kasi pag hindi in-apply yun, guys, halimbawa, guys, hindi pa ito ng piston ring, medyo mawawala yung palya. Pero yung usok, hindi magarantiya kung mawawala. Yung palya, mawawala. Mabawasan yung palya, pero hindi 100% mawawala yung palya. Pero kung mapansin niyo po, guys, dati, sobrang namamalag ito. Sobrang namamalag yung andar. Pero kung hindi papayta ng piston ring, hindi magarantiya, guys, na yung usok makawala. Yung palya, mababawasan ng mga 75% to 80% yung palya mababawasan pag nagpait lang ng valve lifter. Pero yung usok, siyempre, pag hindi papayta ng piston ring, kasi guys, pag istaka pang piston ring, magiging dahilan din yan ng pagbaba ng kompresyon ng isang cylinder. So, pag mababa ang kompresyon, siyempre, may palya. Dahil yung power niya, hindi 100%. So, i-explain ko po sa may-ari niya. Yun ang dapat trabaho. Kailangan, yun yung mga dapat palitan. Kailangan 3-port overhauling. Palit ng piston ring. Palit ng valve seal. Palit ng valve lifters. At i-inspect ko pa yung valvula niya. So yun, guys. Sa ngayon, hanggang dito na muna yung video. At least nakapag-share po ako sa inyo ng latest update dito sa ginagawa ko na GMC Yukon 2008 model. Engine misfire. So natumbok ko na kung ano yung pinakadahilan ng kanyang misfire or palya. So pakiabangan nyo lang po, guys, yung susunod ko na update na ito. Maraming salamat po. God bless.